Yo. Satu asing ya. Loh. Apa nih ceknya nih? Satu. Satu mana nih ceknya nih? Yan. Nahigop siya lahat sa loob. Magandang umaga mga kagre. So magtabitin natin ngayon. Mag-inject tayo ng hito. So ang ginagawa ni Paul, kumukuha na tayo ng PG doon sa lalaki. So mangunguha muna tayo ng PG kasi yun ang i-inject natin doon sa mga babae. So yan mga kagre, at yan ang activity natin na gagawin ngayon. Dito muna tayo ikot, and then mamaya lipat tayo doon sa labas. So subaybayan natin ito mga kagre. Tingnan natin si Paul kung paano kukunin yung PG. Yan, dudukutin muna natin yan. Kasi yan ang gagamitin natin pang inject. Para ma-preserve siya. So, para hindi siya naano. Kailangan natin ilagay talaga kaagad sa aceton. Yung aceton na yan, lalagyan lang yan. Hindi natin ihalo sa pag-i-inject yan. Para lang ma-preserve siya. Kasi dyan, kahit isang taon dyan, basta naka... Ayan, maliliit lang yan mga lalaki, mga kagre, pero may edad na yan eh. So, pero yung mga babae natin, mga lalaki yan. Kailangan talaga natin gamitan ng flies para makuha natin yung PG sa loob. Mga kagre, yan ang mga PG. So ito yung mga nakuha natin PG doon sa 6 na PG yung gagamitin natin sa 3 babae. Ilagyan natin ng 10 ml muna. 10 ml. Saka na natin dagdagan maya kasi dudurogin natin to. Dudurogin talaga to siya para mag-mix yun ng ayos. So 30 ml yung gagamitin natin sa 3 babae kasi tagtitin sila kasi malalaki sila ngayon. So ganun lang muna, tatlo-tatlo lang muna gagamitin natin na babae. Every cycle mo. Dagdagan na naman natin ng 10 ml. Ito yung sodium to mga kagre, ha? Sodium. Dextrose. Dagdag natin kasi 30 ml ang kailangan natin. So 20 na yung nalagay natin. Dagdagan pa natin ulit yung another 10 para magiging 30 siya lahat. So sakto to sa 3 babae kasi 10 ml gamitin natin bawat babae. Nahigop siya lahat sa loob. Para ito yung papasok doon sa inject natin, itong mga PG na yan. So ang halo nito, sodium. Sodium at saka
yung PG. So yung acetone, lalagyan lang natin yun na. Paswerte. Ganyan, lagyan nyo kasi ng hagod, yung lablabin nyo si Ai. Okay. Mga kagres, tapos na natin ma-injikan. So, antayin natin. Nag-inject tayo 6 a.m. Mamaya 6 p.m. paitlogin na natin. So, tuloy-tuloy natin ito mamaya. So, abangan natin mamaya mga kagres kung ano. So, tuloy-tuloy pa rin yung activity natin ngayong araw, buong araw. So, umaga at hapon, inject tayo. So, tingnan natin yung resulta. So, ayan. Yon. Kadwa tayo ng pia. Ganda yung itlog. Ako na inject niyan eh. Ito. Ating malaking dyan eh. Gold na gold yung itlog niya. So, yan ang magandang itlog no. Pagka ganyan na kulay. So maganda yung ano niya. Yun ang indication na maganda yung itlog niya. Yung medyo ano yung kulay niya. Maganda yung pisang niya. So mataas ang porsyento niyan kasi pagka nagiging fingerlings halos. Pagpalagay na lang natin na 60% sobrang laki na yun. So, sobrang dami niyan. Ito lang pinapaitlog namin ngayon mga agre kasi ano, sinacycle nga namin, hindi kami nagpapadami. So unti-unti lang para hindi din sabay mag-harvest. Kasi pag sabay harvest, sobrang dami, so mahirapan tayo sa market. So every 3 days, nagpapaitlog kami. Every 3 days. Para magiging cycle din yung pagdating ng marketing. So yung itlog na yan, gugunting-gugunting natin yan at ihahalo natin dito sa itlog ng babae at saka itlog ng lalaki. So siyempre hindi mawawala to. Itong yan mga kagre, tingnan natin na 0.9% talaga na sodium chloride, so dextrose. So mabibili natin to sa mga butika. Yung itlog na yan, yung ihalo natin dyan dito sa itlog ng babae. So after 26 hours, magiging fingerlings na ito.
Simula nung pag-inject, 12 hours hinilot natin. And then 26 hours itlog na siya. Fingerlings na siya. So, buhay na siya. So, ayan. Naluan natin ng sodium chloride o dextrose. So, ihalaw natin dyan. So, yun lang ang mga ginagawa namin dito. Cycle lang. Hindi masyadong sinabay namin na marami kasi mahirapan ka rin doon sa market. So, kaya nga ngayon mga kaadre, ginagawa namin pang sarili lang. So, para hindi ka nabibili ng fingerlings. So, yun naman talaga yung purpose. So, antayin na lang natin siya 26 hours, magiging fingerlings na siya. So, ayan, dadalhin na natin siya dito sa net. So, kung nakikita nyo, madilim kasi ngayon, may net yan dyan. So, dyan natin siya ipapatong. Lalim ng net. Patong natin dyan. Medyo madilim na kasi. Ayan na siya. Ipapatong na natin siya. So, hintayin na lang natin 26 hours. Yun yung mga itlog niya. So yun lang mga kagre, so tuloy-tuloy lang natin, so ganun lang ang sobrang simple lang talaga. So practice lang ng practice para mag-involve at saka mag-improve ng ito. Ayan mga kagre, maraming salamat at abangan natin to. At mapipisa na to after 26 hour yung mga itlog na yan.